mag-asawa. Malungkot masaya, halika dito ka. Nadamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, same, pero iba! Haba! Ay, wow naman, Toby! Naka-close up! Iba Toby! Naman, naka-close up! Si Toby! Iba kasi yung aurahan ni Jimbo ngayon. Iba si Toby. May napansin nyo, okay. Grabe yung itsura ni Jimbo ngayon. Ang fresh, no? Salamat sa liquid. Liquid eraser. Ang sama mo. Joke lang. Hello sa mga panggapo natin. Ito na uling oras. At nako, sa mga nakaraos na naman ng araw ng Lunes. Yes! Ay, nako, kamusta kaya yung mga ating mga estudyante na... Siyempre, masaya sila. Sa first day of school, ano ba ang madalas na ginagawa? Ako, naghahanap ng cute. Yan! Yung iba naman, wala lang, para lang makipag-chismisan. Ay, kamustahan, dahil nga, di ba, ilang buwan din silang hindi nagkita. Marami akong kilalang ganyan magaling sa chismisan. Sino ba mga kilala mo? Ha? Hindi na natin sasabihin. Sila ay... Si Jimbo. Limang grupo. Lima... Oh, ay, yung limang bata dito talaga. Hulaan nyo na lang kung sino yung limang bata. Iba to, iba to mga to eh. Ay, live na tayo ha, sa Energy FM 106.7 mga pangga. Ayan, i-share nyo yan. Hello din sa mga team bahay, team yes! online. Magandang hello, hello hapon. Po sa inyo. Happy at Monday. Ay, gusto ko lang batiin yung aking best friend, ay. Si Hannah Noveno. Hi, Hannah. Happy birthday, Hannah girl. Happy birthday, Hannah. Yes. Hannah! Pakita ka naman dito. Hey! Nanji! Ay, eto na. Naku, partner, grabe, magigimbal ka sa topic sige, natin. Sige, ano ba ang ating drama ngayong araw ng Lunes? Nakakaloka. Ito po ay tungkol sa agawan ng lupa. Naku, agawan ng lupa. Ba't tayo na mga agawan ng buhay? Alam mo, kaya nga, bakit yung pinag-aagawan yung lupa? Kami nga, kinakain namin yun. Agawan ng lupa, dahil ano ba to? Ito yung dahil eksena. Sa mga pamana ba to, partner? Sige, sige, bigyan mo. So, ito po ay pamana ng kanilang lolo at lola. Mm-hmm. So, pinamana ito sa panganay na kapatid. Okay. Ngayon, itong si panganay, mayaman. Mm-hmm. Meron siyang kapatid na isa, si Bunso. Si Bunso. Hindi masyadong mayaman. Saks lang. At siya ang nag-aalaga sa tatay at nanay nila. Okay. Nung nabubuhay pa? Hindi. Buhay pa. Ang nagpamana ay yung lolo. Nagigets mo? Okay. So yung lolo nagpamana. Ngayon, dahil nga panganay, sa kanya binigay, pero mayaman na kasi yung panganay. Mm-hmm. Nire-request sana ng mga magulang na ibigay na lang yung lupa dito sa kapatid na sa nag-aalaga bunso. Naman sa kanila. Sa bunso. Yes. Mm-hmm. Ngayon, itong si panganay ayaw pumayag. Ay, naku. Dahil sa kanya naman daw pinangalan. So, wala siyang ibibigay ni katiting na lupa dito kay Bunso. Ang yaman na. Ang swapang ha. Ang swapang naman. So, himay-himayin natin. Ano nga ba sa tingin niyo? Ako kasi, sige sabihin natin, nando tayo sa technical, di ba, na o, lupa sa'yo. Pero siguro, mano man lang magpakonsuelo ka, di ba? Sa magkapatid naman talaga dapat partner. Magkapatid naman kayo. Tsaka partihan. Sana binigyan mo na lang, okay, kung mayaman ka na nga, sabi mo, mayaman daw, mayaman yung panganay. Oo. Ibigay na lang natin doon sa taong, di ba, nas nangangailangan na kapatid niya. Or, di ba, gawan mo ng paraan na tipong makakuha din ng... Nang kahit papano fund or pagkukunan yung mga magulang. Ah, pwede. Hindi naman nire-require, di ba? Pero, pwede naman siguro na, uy, total sa akin, pinamana yung lupa. Magpatayo kaya tayo ng kahit anong ganito. Pwede ganun. Pwede. Or diba? Ano kaya? Or, di ba, sa mga ganyan, pwede kang mag-business. Magpatayo kayo ng apartment. Yes. Na makikinabang din yung pamilya nyo. Pwede, diba? Diba? Kasi kapag kinuha mo na yung party, diba, sa may pamana sa kanya na hindi, wala na siyang bibigyan kahit kapatid niya. Grabe, ang swap nga. Ayun nga, eto ngayon, ang lumalabas, parang nagkakaroon na ng traiduran. Kasi anong nangyayari... Alam mo, kahit magkapatid pala, no? Oo, etong si... Kahit magkadugo na yan, ha? Etong si panganay ay sumaside na dun sa ibang kamag-anak na nag-uudyok nga na, hindi, wag mong bibigyan yung party ang kapatid mo. Ganyan. Samantalang sila ang ano magkadugo. So ibig sabihin mas nakikinig yung kapatid niyang panganay doon sa mga taong sa sulsol ng iba. Ay nako. Ang hirap kasi no, siguro feeling ko mag-iiba pa yung tema ng argument kung masama itong mga magulang at si Bunso. Kung kunwari sila yung, hoy mamigay ka naman, para ka naman, napakaswapang mo naman, ganun. Pero kung itong si Bunso nakikiusap lang na
uy, kuya or ate ba to? Di ba kuya? O sana merong... Baka pwedeng, ano, tulungan natin si mama at papa, magpagawa tayo ng ganito. Para rin, buhay pa po yan eh. Buhay pa yan eh. Itong panganay, parang gusto nila kagad, akuin niya lang natin mga pamana. Oo, ganun. Eh, siguro ano lang, i-share niya rin. I-share niya, ayaman niya eh. Hindi naman niya madadala sa hukay yan eh. Tsaka ang hirap na pag magkapatid, akala ko sa mga magtotropa at magkakakilala lang yung katrayduran eh, no? Hindi ko talaga kaya sa kapatid. Ano mga pagpera, pamana, well, inintindihan naman natin, diyan magkakasira ang pamilya eh, pagdating sa mga pamapamana. Totoo. Magkadugo pa yan, ha? Totoo, di ba? Daanin sa legal. Ayun nga, eh kung legal rin lang, kay panganay talaga mapupunta. Siguro, ano, mag-usap sila, kung pamilya, na sana naman eh, mayaman ka na, i-explain nila. Kasi ang hirap eh. Siguro, ano, partner, parang kasi ang dating... Kapag papanganay na, doon na sa kanya yung pamana, ganun. Dahil nakapangalan, kasi nakapangalan siguro sa kanya daw. Siguro nakapangalan sa kanya, di ba? Pero kasi, ang hirap din naman na isipan natin ng masama kagad yung panganay kung wala talaga siyang ginawa. Kaso, ang siste kasi, eh may traidurang naganap. Di ba? Siguro kung wala yun, pwede nating sabihin na wala namang masamang tinapay itong panganay. Na wala naman siya magagawa sa kanya pinamalay. Alam mo sa nakikita kong bait ng bunso eh. Kasi diba? Inaalagaan niya yung pamilya niya, yung magulang niya. Oo. Hindi mo lang binigyan ng konsiderasyon na kahit paano mabigyan. Yun lang. Kung tatanggalin natin yung mga traiduran issue and everything, siguro hindi naman natin masisisi yung kuya. Kasi wala naman talaga siyang fault eh. Mm-hmm. Sa kanya pinangalan eh. Pero kasi nandito na yung mga issue. Mm-hmm. Diba? Na tipong itong si kuya ay wala namang pakialam dun sa magulang, sa pamilya may traiduran, niya. Ganun. So kaya natin nasisilip na mukha siyang bad guy. Diba? De, ano na lang, mukha siyang pera. Yun, mukha siyang pera. Tsaka at the end of the day, family kayo. So gawa kayo ng paraan. Pero... not to the point na i-re-require ha. Tandaan lahat ng sapilita na hindi masarap sa pakiramdam. Mag-usap lang kayo ng maayos. Kung gusto niyo, di nga, humingi tayo ng, humingi kayo, ba't sasama ako? Humingi tayo. Bakit kayo hingi? Humingi kayo ng ano, ng, di ba, ng konsulta doon sa abogado kung paano pwede mapaghatian. Total, boy, pa naman yung magulang. Ba't ganun kagad, no? Kasi binigyan, yung mga lolo't lola kasi natin, minsan may favoritism eh. Ano, naalala ko yan? Totoo yan. Sa magkakapatid talaga, pinaka-favorite yung panganay. Ikaw ba? Panganay ka, di ba? Oo. Favorite ka, no? Hindi ko masabi. Why? Hindi, pero... hindi kompleto ang kasiyahan hanggat hindi dumarating yung panganay. Totoo naman yan. Naman eh kasi ikaw yung unang, eto kasi naman partner, ako yung unang anak, ako yung unang pamangkin, di ba? Ate ko rin nagkaasikaso. Ayun nga. Tsaka ang arte, machami ako. Tipong paglang dyan lahat ng kamag-anak, hello po, tito, tita. Oh. Eh yung mga iba kong ano, tahimik. Sana ano, sana ma-realize din ng panganay no, na syempre mas nangangailangan din yung pamilya niya. Ikaw, nakakangat-angat yan eh. Diba? Hindi mo naman, kahit, ano ba naman yung bigyan mo lang kahit mga 30%, 40% na maibigay doon sa kapatid, doon sa pamilya o sa magulang mo na eto, eto yung share nyo. Ako pag ganyan, partner. Inako niya lahat, tinuho niya lahat. Gagawin ko na lang ng negosyo para makatulong no? Sa family. Kasi pwede naman eh. Kung kaya naman eh. At saka nakakakonsensya. Alam mo bakit? Buhay pa yung magulang mo. Di ba? Pinapakita mo na yung kahayupan mo. Correct. Na sobrang gahaman. Gahaman. Grabe. Again ha, sinasabi lang namin ito, medyo masama lang ang loob natin kay kuya. Dahil merong traiduran issue at merong... walang kakayanan itong si Bunso, di ba? At siya yung nag-aalaga sa magulang. Pero kung wala naman itong mga senaryong to, wala naman tayong pakialam kung kay panganay ipinamana. Kasi, kumbaga sila yan eh. Pamilya diba? Nila yan. Oo. Sabi, masyadong gahaman. Pap, ano to? Depende kung ilan sila magkakapatid based daw sa legal things. Sabi ni Darwin. Ah, may last will and testament yung mga magulang nila. Hindi raw pwedeng may kukuha ng mana, likes of lupa, hati-hatiyan. Ayun nga eh, ang nakalagay nga kasi. Sa, yung ano yung panganay lang, nakapangalan sa panganay. Panganay. Sige nung sinusulan itong ano, yung mga lulatulan niya. Baka diba, ako favorite nyo, diba? Lo, yung pamana, sa akin yung pangalan yung ano. Lo. Pero kung talagang gahaman ka, kung teknikalan rin lang, di sa'yo lahat yun kung sa'yo nakapangalan. Siguro ano? Ganito lang partner, kung halimbawa, ganito gawin. Di ba nakapangalan sa panganay? So, kausapin na lang kahit papaano, mabigyan na ng share lang yung magulang tsaka kahit siya, di ba?
Pwede naman siya mag-usap lang kayo. Totoo. Mag-usap lang. Tsaka nakakaya naman yan eh. Tsaka lalabas at lalabas sa buong pamilya ninyo, kamag-anak, na grabe pumayag kayo. Kayo magulang, tapos sa panganay niyo yung nakapangalan, hindi man lang kayo binigyan. Alam mo, kakaalat yan eh, papakit lalo eh. Partner, dito lang pinapakita na may issue talaga within the family. Kasi hindi naman siya aabot sa pagre-reklamo kung okay yung relasyon nilang lahat. Ibig sabihin, para umabot siya sa ganitong sitwasyon, may something may na nangyari, talaga. May nangyari yan. Diba may kasi nangyari. Kung okay naman kayo, kuya, yung lupa natin, ano na, congrats ha, anong ganap natin dyan? Alam mo, ito may diba? Malamang ito may asawa itong, itong panganay, no? Siguro nasulsulat ito ng asawa. Sinisino yung asawa. Sorry ha. Ay, bakit? Bakit? Pwede naman ganyan. Ang lakas naman ng loob ng kapatid na ganun lang siya mag-desisyon kaagad. Diba na hindi man lang mabigyan yung magulang. Magulang. Kasi may mga asawa, hindi ko naman nila lahat po. Kasi kahit na sa pelikula na napapanood natin, no? Minsan gahaman din yung asawa eh. Kaya nahahawa rin yung mismo, di ba? Di ba yung iba pinapapatay pa yung mga biyana nila eh. Kasi may ganyan eh. Oh. May ganyan. Hello, hindi natutulungan, yung iba nahayaan. Nga, asawa mismo pinapatay para makuha yung insurance. Tapos parte mag-a-abroad. Wala lang pakialam sa inyo kung anong mangyari sa inyo. Kung magkasakit man kayo, mamatay kayo. Totoo. Ay, nako. Basta alam nyo, ang punot dulo lang nito, sa huli, kapag namatay ka, lahat yan di mo naman madadali. Ang makikinabang dyan, yung maiiwan mo. Pero sure ka ba, yung sa mapag-iiwanan mo ng kayamanan mo, yung mga ari-arian mo, ay nasa magandang, kumbaga nasa magandang pamilya ba? O maayos ba yan? Yung pag-iiwanan mo, baka may waldasin. Mamaya, adik pala yan. Mamaya, sugarol. Di ba? Kasi, diba, aras lahat, yan ang nangyayari. Totoo. Kung, sabi nga, di ba, if you have the capacity to help, di tumulong. Mm-hmm. Kasi kung ikaw naman, wala ka talagang pang tulong, wala namang kaso doon. Pero kung alam mo na meron kang maishishare, di ba, maitutulong, bakit di mo itry? Kung, alimbawa, ikaw, Sheena, ay may, nasa'yo lahat ang pamana. Ito, sample lang to, ha. Ay. Ano yung magiging decision mo? Ako, ipapamahagi ko. Kanino pa mamahagi? Sa mga kaibigan ba? Ay, hindi sa kaibigan, syempre. Ano kaibigan? Family first. Tama yung decision mo. Totoo. Alam mo ang gagawin ko pa? Negosyo para mas lumago pa. Mag-invest, maabutan pa ng mga kaapu-apu-apuhan. Diba? Ako, ang pinaka-the best ko, ito sa akin kasi, nag-solong anak ako eh. Hindi ko na sinasabing mayaman ako. Mayaman yun. Ever na sa akin nakapanga... Alam mo bakit napakabait ko, partner? Mabait ka pala. Yung tita ko ay yung kapatid ng mother ko. Gutom na ako. Kumbaga hati-hati sila. So ngayon nag-usap-usap yung magkakapatid. Sabi sa iyo, Jimbo. Tumatanda na si mama, mama mo. Tumatanda na rin kami. Ipapangalan namin sa iyo. Alam mo, sagot ko, hindi, wag na. Tsaka nung natin pag-usapan yan. Kasi nga, well, pangit naman kung tsaka na kasi kung kailan ma-dense yung iba, di ba? Mahirap yun. Mahirap Lord, sa requirements. Ang pangit isipin, pero dapat pinag-uusapan na yan. Yes. Diba? Totoo. Kasi dapat yan, naka-ayos na lahat. Ngayon, sabi ko, kung kayo, pitiwala kayo sa akin yung ano, may pangalan. Pero hindi ko inaanin sa sarili ko, pwedeng hatiin nyo sa mga anak ninyo, ng mga anak ng tito ko, paghati-hatihan natin. Kasi sila nasa abroad na. So for good na sila doon. So ang mother ko nandito lang, kapatid nila nag-iisa. Okay. At yung ari-arian namin, ako nag-iisang anak. Kanina pa mabubunta yan? So sa'yo talaga? Ewan ko lang kung may anak ko sa labas yung airpod ko. Friend! Di ba? Pero sabi ko, ang tanging ano ko lang sa sinabi sa kanila, tita kasi kapatid ng mother ko na kung ano man ang maging desisyon nyo, tandaan nyo na sa maayos na kamay yan. Tingnan ang kamay mo. Ang dumi. Sorry, ang dumi. Di ba? Yun lang yun eh. At alam ko ang gagawin ko. Hahatiin ko yan sa anak ko at sa, kumbaga, tama yung sinabi mo. Mag-i-invest ako. Na, palaguin nyo. Ang apartment po yan, panghabang buhay yan. Kumbaga, para kang nag-ano ng panibagong pamilya. Yes. Kasi meron niyang maintenance, yearly. O di ka nun lang. At least, kumikita at meron ng income yung magiging future na pamilya mo. Maiiwanan mo. Ganun lang. Yun lang yun, di ba? Ang mapagbigay na puso, tandaan nyo eh. Masarap yan sa pakiramdam. Mamamatay ka na masaya. Oo, kasi hindi mo talaga madadala. Alam mo, ang iiwanan mo dyan, yung magandang kalooban mo. Totoo. Naging mabuti ka sa pamilya mo. Correct. At naging maayos ang pagbigay at paghati ng ari-arian sa iyong maiiwanan. Totoo yan. Nako, pag ako namatay, alam nyo na.
Wala kang parte doon. Yung iba kasi dito, para alam mo, ako partner, bigyan mo ako. Wala. Alam mo, ang iba kasi sa atin, mga Pinoy, ang iniintindi lang yung sarili lang nila. Totoo yan. Wala nang pakialam sa mararamdaman ng iba, kahit anong relasyon natin. Kahit diba? makasakit ka ng damdamin ng tao, walang iisipin yan kasi nga gaaman ka. Totoo. Masyado kang ano, diba, buwakaw! Yun yun. Kumbaga sa laro ng basketball, buwakaw, hindi hindi sinishare yung ano. Oh, ito may nagsabi nga, what if siya yung nag-alaga sa kaya sa kanya pinamana? Pwede rin kasi may ganung scenario, di ba? Pero ikaw, nasa wastong edad yan ha, isipin mo rin yung pag-iiwanan mo, di ba, OG ko? Kaya, parang ano, let's... Aray, ba't bigyan niya ka, aray? Let's give him the benefit of the doubt. Si Wolverine. Di ba pwede rin? Oh, di ba? Ganun na lang, partner, no? Baka nga siya ang nag-alaga. Hindi, kaso... Hindi, ikaw, nasa wastong pag-iisip ka. Kahit ikaw nag-alaga, yung magpag-iiwanan mo, sa kapatid mo, pamilya mo pa rin, eh. Kaso, andating kasi dito. Wala, yun nga yung sitwasyon dito. Medyo painted as, ano siya, bad guy. Ganun ang mangyayari. Pero kung ganyan yung sitwasyon, siguro, maiintindihan, no? Tama. Eh, wala eh. Iba yung, ano niya eh. Iba yung scenario. Ang haba kasi, B, hindi ko na ma-share dito. Kaya sinasabi ni Roby, no? Na ano, what if nga na siya mag-alaga? Oo. Eh, kaso dito, ang masama si panganay. Si panganay eh. May pagka-ano rin eh. Yes. Oh, well, Papel. Oh, dahil dyan, sana lang, no, as a family, eh, ma-resolve nyo po yung problema ninyo, no? At iwasan natin yung pagkakagalit-galit. Maikli ang buhay, eh. Ano na lang, siguro kung anibawa, hindi siya nag-share. O, ganito lang yung scenario, partner, hindi siya nag-share. Basta, kapili kong pamilya ko. Oo, yun ang importante. Yun na lang, tama sinabi natin, ano, baby, oh, na, oh, sige, sa kanya ni kayo manan, pero yung pamilya ko, habang buhay pa sila, yes. Kapiling ko at nakita nila kung paano sila alagaan. Hindi, it's not the matter of money. Diba? Hindi kailangan ng pera. It's not the money that matters. Ganun ba gusto mong sabihin? It's a matter of smooth. Yeah. Hindi, totoo yan. Hindi naman halaga ang pera. Ang mahalaga dito, na habang buhay sila, nakikita nila, na inaalaga mo sila. Tama, Pastor Jimbo. Habang buhay pa sila. Hindi, totoo yan. Ano yan? Ay, naku. Kaya mo siya makonsensya lang. Okay. Dahil dyan, andito na si Wolverine. Wolverine. Kaya naman, maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang drama. Ang daming ano, ang daming mainit ang ulo ng nagalit. Partner, actually, mga ano natin, gahaman. Alam niyo kung pwede ko lang sana i-upload kung gaano kalaki yung lupa. Medyo pag-aawa yan talaga yung itsura. Mukhang malaki yan eh, no? Malaki talaga eh. So sana rin totoo yung sitwasyon na sinabi nung sender, no? Na talagang masama si kuya. Kasi kawawa naman siya, kung hindi pala. Kasi mayroon din maging one-sided eh, no? Yun nga. Sana eh. Kung narinig ng kapatid mo, patawagin mo dito or ano, message kami para malaman din natin. Kapatid, mag-react ka, dali. Pero kung dyan, sa ngayon, ikaw nag-message, panalo ka. Panalo ka, ha? Kasi ikaw, sabi ikaw, mo eh. Ikaw ang ano eh. Ikaw ang kawawa dito. At dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng James yun dyan ay, anong drama mo? Susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya naman, tutok lang mga bangga. Nakasamat na kapiling ninyo, nag-iisa ang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang niyan sa programang Anong Drama Mo? Na same pero... Iba! We are number 106.7 Energy FM. Bangga mo, sabihin radyo! Sabihin mo! Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit,
for your fellowship right now. Because you are the God who create life and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord.